The Armed Forces of the Philippines, lalakas ba sa EDCA? Ito ay ang ugnayan ng Amerikang sundalo sa mga sundalong Pilipino na layuning palakasin ang Armed Forces of the Philippines sa larangan ng digmaan. Matatandaan natin ito ang mga site na napagkasundoan sa EDCA noong 2014 ng dating Secretary DND Yasmin at dating Ambassador to the US Goldberg. Ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement between the Philippines and the United States ay isang pagtitibay na naglalayong palakasin ang seguridad ng relasyon sa pagitan ng US at Pilipinas sa pamamagitan ng pang-istasyon ng mga military troops and operation, subalit pinagbabawal pa rin ang sa ilalim nito ang pag-establish ng permanenteng military bases ng mga Amerikano. Ito ang kauna-unahang agreement sa pagitan ng US at Pilipinas matapos mag-withdraw ang mga Amerikano na tropa sa Pilipinas noong 1992. Sa ilalim nito, pinapayagan ng Amerika na magpasok ng mga sundalo at mga pasilidad nito sa mga loob ng kampo ng AFP. Pinapayagan din sila magtayo ng facilities katulad ng radar site, runway at pantalan na pwede ding gamitin ng mga sundalong Pilipino. Ngayon sa pagbisita sa bansa ni US Defense Secretary Lloyd Austin III, madadagdagan pa ito ng apat na site. I am optimistic about the future of our alliance and I am confident that we will continue to work together to defend our shared values of freedom, democracy, and human dignity. The United States and the Philippines are more than just allies. We're family. Di pa sinasabi o kinukumpirma ng DND Secretary kung saan ito ilalagay ang apat na site. Ngunit may posibilidad daw itong ilagay sa nasalanta ng kalamidad at bagyo para daw makatulong ang US military gamit ang kanilang mga air assets o helicopter. The statement of the sites will be concluded once we have already made collaboration also with the local communities, because when we make announcements we need local government, the governors, and also the local populace to be consulted. Pinagdiinan din ng US Secretary na hindi permanente ang pasilidad nila dito. We're not seeking permanent basing in the Philippines. As you heard us say in our statements here, EDCA is a cooperative agreement that enables rotational activities. And so it's a key pillar of training and opportunities to strengthen our interoperability. And it also provides us the ability to respond effectively to humanitarian issues and also disaster relief. And other types of crisis. Along the way, makikita rin natin kung ano ang magiging resulta, kung lalakas ba talaga ang AFP modernization sa pagtulong ng mga Amerikano sa bansang Pilipinas. Muli po mga kababayan, atin pong inihiling na magtulungan po tayo na ipanalangin ang ating bansang Pilipinas at ating AFP modernization para pagtatag ng ating depensa sa pagbubuli ng mga Chino sa West Philippine Sea at South China Sea.